isang flat decker natin kaibigan. Ito, Facebook friends ko na talaga to. Matagal na kaming nag-uusap, nagtatawagan pa kami. O ano-ano na lang ang napag-uusapan namin minsan to eh. Mura na diesel, kaya wala nagpataya. Parang murom, ang mahal-mahal nga eh. Guys ha? Oh, guys, Pinoy yan ha, si kita mo naman ang ano, sign ng Pilip. Pero ano, Canadian citizen na to si kaibigan natin. Oh, nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga, Canadian citizen na rin to. So kumusta naman ang kita since sayo ang truck at saka trailer? Eh maganda siguro yan. Kasi guys, sa kanya yung trailer, sa kanya pa rin yung truck. Siyempre nakakonekta siya sa isang company. Pero ito, alam, pagkakaalam ko sa kanya, hanggang ngayon, revenue siya eh. So, ibig sabihin, magandang araw. Kasama natin itong kaibigan natin. Saan ba tayo? Diyan ba tayo? O sa sasakyan mo? Takuyo, gulo-gulo dun. Wala kang makikit, wala kang dadaanan dito. Guys, kumusta? Okay. Ah, tagal na namin magkaibigan sa Facebook guys, pero kailan lang kami nagkita. Ito kaibigan natin. Sabi mo na lang yan. Kumusta? Kumusta sa mga ano? Kumusta? Sa mga... Kumusta mayaman? Naku po. Walang mayaman dito. Wow. Ano balita? Ganda na truck oh. Pares lang naman tayo ng truck. Ang kaluma. Ano balita? Ito ah, mabuti naman. Ay, ito ba, saan ka galing? Ito kinita mo? Ano, dami ah. Wala. Gasolina yan. Listahan ko lang gasolina yan. 30,000, 15 pa lang. Mahal ang gaso, huwag ka maniniwala dyan guys. Ano yan, listahan ko ng gasolina. Alam mo naman, kailangan nating maglista-lista paminsan-minsan, gawa nga ng shutdown. Patayin ko lang? Shutdown yung truck ko eh. So, nag-turn off yung ignition, ewan ko kung bakit. Bakit? Ewan ko, nalubak ako eh. Nalubak ka, biglang namatay yung ano. Kanina guys, kasi nandun siya sa ano, sa, andun pa lang kami, dinaanan niya ako, ang tuloy ng truck niya, tumatakbo ng 118 km per hour. Pero dito naman kasi sa Highway 1, na dito tayo ngayon sa Saskatchewan eh, sa Sweet Current, Highway 1 ay 110 ang maximum dyan. Ayan, eh ang bilis niya, dinaanan lang niya ako eh. Wow. Ano lang eh. Kabay, kumusta? Ano bang may shishi, ano ko sa'yo, bag gusto mong magkape, mag noodles? Makita lang ito, masaya na ako eh. Manok ng tete na. Wow. Puro lang cellphone eh. Eh wala, wala tayong magagawa eh. Benjo. Yan. Eh si kaibigan natin si Benjo. Yan. Company driver siya ng sarili niyang truck. Katulad din natin guys. Company driver din tayo ng sarili nating truck. Yan. Kumusta ang truck? Alila. Abuti naman. Eh, madumi. Ano bang nangyari? Wala nang linis. Ganda nang mas parehas lang din pala tayo ng mas mo. Kasi nung nakaraan nakita ko, meron ka rin ano sa ano mo dati eh. Na ano yung most bump mo eh. Ay yung... Nabagdaan nga ako dun sa US. Oo. Tsaka parada ako, biglang kumalabog. Sumabit sa fender ko sa gilid. Pero at least, na okay naman na. No. Siningil ko. Kasama ba sa ano yan? Hindi ko na in-insurance, siningil ko na lang. Overprice. Magkano ang... $1,500. Wow! Pa, tapos ang paggawa? Wala, hindi ko pa napapagawa. Winter eh. Ngayon lang yan? Hindi, nasa kabila. Nasa kabila. Oh. Ito lang. Yung most bump, di ba bago ay, yan? Hindi yung most bumper, yung step. Ah, nasa bitang ka sa step. Mm. Oh, okay. Diyan. Saan punta mo yan? Punta ako Calgary. Punta tayo ng, ano, mag-deliver tayo sa Calgary. Ewan ko kung aabutin ako ngayon hanggang Calgary, kung meron pa akong 4 hours and 35 minutes, kung hindi, baka. Iaabot yan. Hindi na. Hanggang medicine na, hanggang Brooks lang yun eh. Baka hanggang Brooks lang yun talaga. Brooks, so, pwede, personal conveyance mo. Hindi na siguro kasi patayin bukas. Bukas, maaga rin naman. Ay, mayroon pa namang oras na ano, 8 hours lang ako matutulog siguro. Tapos banat na ako. Eh, sobrang lamig din kasi. Kumusta ako nga,
kaibigan mo, nagkakagulo yata sila. Yung ba yung content natin dito? Yung ba yung content natin dito? Nagkakagulo yung mga friends natin. Bakit sa Canada pag di ka pinagpala? Sige nga, bigyan mo nga kami ng konting ano, konting advice lang dito. Advice naman? No, yung kasi ito kasama natin si Benjo ngayon. Galing din to sa katulad nating foreign worker din. Oo, hirap. Pagtsatsaga rin, no, yan. Tsaga. Siyempre, service crew. Oh, service crew rin. Galing din siya sa service crew. 3 jobs, konting pagtinipon. Oo. Tatlong job ah. Hanggang sa nakapag-tracking din, no? Kuha lisensya. Eh dati kasi hindi pa, wala pang melt eh. Kaya... Nagbayad ka yun sa'yo? 5,000 lang. Noon pa naman yun eh. Way back, anong taon 20, pa yun? 2018. Oo. Matagal ka na rin pala. Na nagdi-drive din. Alas 1 million miles na rin. Natakbo mo? Wow! Alas Bison. Kalin yung Bison. Bison, tapos kuha ng... truck sa Bison din. Oh, okay. Owner operator. 6 months ago, owner operator. Binlipat na lang. Pero yung truck mo, nadala mo? Oo, oh, dala ko yan. Kasi ako sa bangko ko naman kinuha yan. Din oh, okay. Sa Bison. Hindi Bison. Kasi may pakulo rin sila, di ba? Oo, meron din silang palis. Eh, hindi daw ako pwede kasi bagong driver. Eh. Oh, okay, hindi daw pwede. Kasi may pa-training nga sila na 2 years. Ayun, naging kwera ko, hindi pa nga pwede. Kasi hindi pa doon tapos. Eh, kumuha ko ng truck sa labas. So ibig mong sabihin, sa Bison meron din silang ano yung yeah, may list program sila din eh. At saka isa yung training. Kung wala kang kung zero pag beginner ka bago mo pa lang nakuha yung license mo. Oo. Mag-apply sa kanila, i-hire ka nila as a trainee for 2 years driver's finishing program, DFP. Driver's finishing program 2 years 'yun. Sige, sabihin mo 'yan, magandang ano kasi marami nagtatanong, ang dami kasi mga content na ng kaibigan nating si ano eh, yung mayaman na ngayon. Mayaman na ngayon? Sino ba 'yon? Meron bang mayaman na ngayon? Ontario nating kaibigan. Ah, yung nanalo ng loto. Oh, sana all 5 guys, ah, mayroon tayong kapa truck driver dito sa Canada, Pilipino na nanalo ng 5 million Canadian. Wala na, bigla lang siyang hindi ko na nakikita eh. Siyempre naglayo siguro, no? Parang gano'n na, nasa Europe na. Nag-settle for good. Aray ko. So, ibig mo sabihin, yeah, pre? Yeah, 2 years. 2 years ako nag-training sa Bison for DFP, Driver Finishing Program. Tinapos ko naman. Pero bago matapos, kumuha na ako ng truck. Tapos pagka, sa kanila ko na rin pinasok yung truck para alam mo yung transition, mas maganda. Company driver to sa owner operator. Oo. Mas madali. Mas mabilis. Konti lang yung insurance. Kasi, kasi tested ka na rin nila. Okay. So, may kontrata yun, pre? Yung kung owner operator, wala na. Kapag yung hindi, yung kapag bago ka, yung zero experience ka, Bison, tumatanggap sila. Yeah, hanggang siguro naman yata ngayon. Ngayon yata, siguro. Oh. Kailan dapat may US visa ka na? US visa ka na. Eligible ka mag-travel ng US, mag-cross ng border. Oo. Basta ito tatanggap kasi ang daming nagtatanong, zero experience ako, kakakuha ko lang ng class 1 ko. Kuya Lakay, baka naman merong kang kakilala diyan na pwede naming mapasukan para sa ganun na makapagsimula kami ng experience, sabi. Yeah, Bison Transport, maganda yung ano nila. Maganda yung pa-training nila doon kasi you'll be with the trainer for almost 3 months. 3 months 'yon. Yeah, step by step 'yon, city driving. Tapos hanggang mag-OTR ka na, kasama mo yung trainee. Takbo ng Texas, California. Okay, so yeah. Bali pag pumasok ka diyan na zero ka, tatanggapin ka pero magsisimula ka sa parang ilang buwan yung sa city. Saglit lang yan, 1 week, 2 weeks lang. Mag city driving ka sa kanila, 2 weeks. Titignan siguro, left, right, atrasan, mga ganon. Familiarization. At pagkatapos nun, OTR ka na. Over regional the road muna, ka na. Regional, takbo ka ng BC. Mountain, susubukan nila yung mountain driving. Yun ang maganda kasi may mountain na talaga. Pero mayroong kasama lagi. Yeah, May kasama, may mag-ano sa'yo. Pero yung mountain na yun, dumiretso na kami ng California nun. Nung ikaw? Yeah. Diretso na kami ng instructor nun. Tapos 2 weeks yata walang uwi yan. Instructor talaga yun? Yung
gano'n. Ano, may instructor talaga sila. Parang ano yun eh, mga in-cab instructor ng Bison. Oh, parang okay. Mga matatagal na sila sa Bison. Oh. Tapos, nag-instructor sila para extra income din. Parang nagtitrain sila ng mga new drivers. Hmm. So, kailangan mo talaga tapusin. Ano yun, kontrata 2 years? Hindi naman kailangan tapusin. Maka 1 year ka, okay na eh. Kaya lang, magbabayad ka ng... magkakalam ko almost $1,000 pag di mo natapos. Oh, so yung driver's program na sinasabi nila, mayroon parang 2 years yun na pag-uusapan kayo. Tapusin mo yun. Saka mas maganda na tapusin mo yung 2 years ng dire-direcho kasi karamihan ng ibang company, 2 years talagang experience na kinukuha. Kinukuha niya, oh. Kapag ka zero, ah. Yeah, ita. Yeah. Guys, once again, ha? Consistent dapat yung 2 years kasi isang kumpanya lang. Oh. Kasi maraming... Oh, sige, go on, pre. Strike anywhere ka na. Parang gano'n. Pwede ka lumipat ng Turk pag naka 2 years ka na. Oo. Marami kasi nagtatanong sa atin, zero experience ako, ano bang company ang pwedeng pasukan? Ayan sinasabi nila. Ayan pala, mayroon din pala silang, ang Bison pala, mayroong driver's program. Driver's finishing program. Driver's finishing program ang Bison. Ayan, nag-hire sila, zero experience. Pero mayroon may usapan. May assigned truck ka na nun. After 6 months, assigned truck na yung ibibigay sa'yo. Oo, oh, yun naman. Swerte mo, brand new. Ganun. Oh, okay. Maganda yung program na yun. Oh. Kaya, yun guys ha. Sa mga zero experience kasi dito sa Canada, di ko mo nakuha mo na class 1 mo eh. Tatalong ka na agad sa pagtatruck. Hindi, kasi ang company. Ang company, mga plate company, hindi sila hindi nila i-risk yung unit kasi lalo na pagka wala kang experience talagang kaya marami ka pa rin pagdadaanan. So nakakuha kang class 1 mo, ayan, congratulations, pero meron pa rin yan yung experience, yan yung sa kumpanya na for employment na yun. Isa yan sa ang Bison, nagano sila ng driver's finishing program, pero kailangan 2 years ka na matapos mo rin yun. Kasi kung hindi, merong penalty. Oh, pag naka 1 year ka lang, may penalty yun ng $1,000. Oh, okay. Pero kung maganda naman nilipatan mo, worth it naman yun. Oo, no, bayaran mo yung gano'n. Bayaran mo yun, tapos ikikita ka naman na mas malaki. Oh. Pero yung gano'n, kahit paano, paano bang bayaran yung gano'n, ano, basis experience mo, okay lang din naman? Or... okay lang, walang problema. Yung sumasahod ka rin talaga? Mm-hmm. Oh. Per miles din sila, pero... maganda sa Bison kasi may mga regular customers na sila. Oh, okay, wala nang waiting. Oh. Yeah! Magandang training ground siya. Mm. Yun, yun, parang gusto gagawin mong training ground lang talaga. Yan. Gusto mo ng komportable yung buhay na company driver, eh, sa Bison ka na lang. Oo, tsaka yeah. ang point dito guys, ano eh, yung makakuha ka lang talaga ng experience pero may panlabang ka eh. Experience na. Kasi kung wala kang experience dito, hindi ka talaga tatanggapin. Not unlike talaga na sa ibang bansa, eh, ano ka na. Pero kung talagang zero experience ka, kakukuha mo lang license mo dito sa Canada, walang-wala, mahihirapan kang makapasok. Meron naman kumukuha ng mga bago, magti-team ka nga lang, iti-train ka ng team driving. Oo. Ayun, kaya lang may kasama mo yung dyan, no? Oh, yung mga ibang mga lahi rin, no? Tabi kayo matulog. Wala bang ano, bank bed? Grabe naman yung pre, may bank bed naman siguro yan. Pag umutot yung isa, alam na. No, tagos na. Bank bed. Wala rin. Buti yan, experience mo naman yun, ano, team driving. Ako, wala naman problema kasi kapwa nating Pilipino yung kasama kong team, ka-team. At saka siyempre, kapwa rin Ilocano, mabait din naman, nasunod din naman sa at wala akong masasabi. Kung gusto yun lang mahirap na trabaho sa trucking, yan, medyo mahirap. Eh, mag-flatbed kayo. Yan, yeah, katulad ni kaibigan. Eh, babayin nga natin ng truck mo dyan, tapos ikutan nga natin yung mga load mo dyan. Para sa kanila. Nakakumot yun, nakakumot. Uy, hindi pala, para makita naman natin. Guys, ayan. So, si kaibigang Benjo, ah. Nakakumot ang kanyang, isang flat decker natin, kaibigan. Ito. Facebook friends ko na talaga to, matagal na kaming nag-uusap, nagtatawagan pa kami. O ano-ano na lang anak ko, napag-uusapan namin minsan to eh. Mura na din sir, kaya wala nang patayan. Parang murob, ang mahal-mahal nga eh. Pare, mukhang bago ang gulong mo ah. Bago lang yun din na. Parehas lang ba yung gulong ko tsaka gulong mo? 24 yun sa akin. Mas malaki itong gulong mo. Kaya mahalata na ang laki-laki. Malaki, hindi na kaya magpasara. Kaya nga napansin ko,
Ah, 24 ang size ng gulong mo. Yeah, pag owner operator ka, kailangan marami niya reserve ang gulong. Oo, oh, kita mo guys ha. Owner operator siya guys, may mga reserve pa siyang gulong. Yan. Ito bang trailer mo, pre? Puntahin yan, sa akin din. Sa'yo yung trailer na yan? Ano yan? Brand new ba yan? O, ano? 2019 na all aluminum. Binabayaran mo yan? Oo, binabayaran pa rin. Pero sa'yo talaga nakapangalan yan, o, pati insurance niya. Sana all may sariling trailer guys. 48 lang yan, maliit. 48 is spread axle. Para just in case ma-overweight, abot na naman. So ibig mong sabihin yan, spread axle pa paano yun? I-atras mo? Ito, na-abot dito. Yung isa lang? Yung isa, mag-spread na yan para hindi lang 34,000 ang kaya mo yan. Oh. Anong 40,000? Yan ang maganda ha. Saan galing ang load mo? Louisiana, Fort Allen. Okay. Guys ha? Pinoy yan, Pinoy. Oh. Guys, Pinoy yan ha? Si, kita mo naman ang ano, sign ng Philip. Pero, ano, Canadian citizen na to, si kaibigan natin. Oo, oh, nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga, Canadian citizen na rin to. Kailangan. Yeah! Ayan nga yung mga umaalis galing dito sa Canada, pumupunta, ay sayang. Sana pinagtiyagaan nyo. Maraming company na kumukuha rito basta may class 1 ka eh. No pre? Oo naman. Eh lalo na may experience ka pa. Pag mga ano, regular yung trabaho lang talaga na consistent, mga future proof ba? Oo. Na just in case mag recession. Kaya nga eh. Tracking. Hindi na nagre-recession dito. So kumusta naman ang kitaan since sayo ang truck at saka trailer? Eh maganda siguro yan. Kasi guys, sa kanya yung trailer, sa kanya pa rin yung truck. Siyempre, nakakonekta siya sa isang company. Pero ito, alam, pagkakalam ko sa kanya, hanggang ngayon, revenue siya eh. So, ibig sabihin, 80%. So, tignan mo ha, kung ang value, let's say ito, ibigyan ko lang kayo ng estimation. Kung ang load niyang ito, $10,000 minus 80%, di 8,000 sa kanya. Mga ganun. 8 mil sa kanya noon ha, guys ha. 8 mil sa kanya noon. Yun, estimate lang yun. Hindi ko sinasabing yun eh. Kasi ayaw natin pag-usapan regard sa ano. Pero nasa company din. Nasa company. 50% yung ano. No? Nasa kumpanya kung paano kumuha ng load. Oo. Pero average $4 per mile. Tapos yung iba, mas may company pa na mas malaki. Oh, see? Ito ha, revenue guys ha. Kapag pumapalo siya ng $4 per miles. Sana makalipat ako dyan pag nabayaran contract ko. Wala, ayaw nila ilipat. May mga kaibigan tayong mga owner operator galing sa powerless eh. Dadagdagan namin ang bayad mo kung ililipat. No, sabi nung isa, oh, may kakilala ko, 5-6 ang monthly niya. Gusto niyang ilipat, gagawin nating 5-9. Sabi ko naman ang monthly niya. Sabi, ayun ako, parang hindi na yata maganda yan ha. Sabi ko nga eh. Ah, oh, hindi naman ganun kalaki. Wala, yung problema. $600 yung bonus. Pero nga, $600. $600 yan. Katang, itong ano na to, no? Sinigil ko ng 1.5, US dollar. Patindi talaga. Business talaga. Magra drive ko ba? Nakatayin nga ako sa border, 17 hours ako doon. Tara, pasok mo ba sa loob ng truck? Meron pa tayo mga 5 minutes. Yan guys ha. Nakatayin nga ako sa border, 17 hours. Saan pa border sa lumusot? Sa North Portal. Ah, North Portal. Okay. Mula alas 3 ng hapon, parada ako. Eh, hindi na set up yung ano ko gawa ng weekend. Kanina lang sinet up. Binayaran naman detention. Okay, buti naman meron kayong bayad na gano'n. 1,000. Oh, puta is. Lahat sa inyo, walang sayang. Eh, kailangan eh. Kasi syempre, bayad ang kada upo mo, kada utot mo dapat. Sana all guys. Sana all. Ay, yeah! Guys, yung maganda rito sa mga ganitong klase ng ano. Nasa West Spread sila. Yung jamang company niyo pre, TFI yan. Sa TFI. Transforce. Oo. Yung company nyo ba pre, kumukuha ba yan ng mga work permit din? Hindi. Puro owner operator kami yan.
Ah, walang walang company. Wala. Oh. Karamihan team driver. Oh, okay. May company driver sila, ibang division, yung mga ano sa Canadian Freightways. Timeline ganun. Oh, okay. Ay. Apakaga lang. Atsaga-tsaga lang pag ano. Kaya saan ba? Napanood mo ba? Ano pag-usapan natin, panood pa yun. May mga kaibigan tayo na gustong company driver, kung saan komportable, wala namang problema. Tama yun. Kung ano. Kung saan ka komportable, kung gusto mo nang wala sakit ng ulo, eh mag-company driver ka lang. Oo. Pero maayos pa rin. Maganda pa rin ang kitaan. Halos parehas din lang. Oo, kasi katulad namin guys, ako mayroon din akong ito truck nga. Siyempre katulad ni kaibigan nating Benjo, binabayaran kasi yung truck eh. Oo. Yun ang ano dun eh. So, kapag ka... Mga pagkakaiba lang sa taxation. Mas pabor sa atin ang taxation. Kasi lahat ng expenses natin sa... Lahat ng expenses natin sa truck, nakukuha natin pabalik. Oh, yeah. Yung, totoo yun. GST. Kasi pag nagdadrive ka sa isang kumpanya, hindi mo na makukuha yung mga expenses mo. Oo. Yun, ang milalawas makukuha mo. Pero yung mga ibang gamit, like yung mga conditioner ng fuel sa winter. Oo. Diba? Lahat 'yan. Oo, maaano mo 'yan. Yung GST nung pabalik. Pabalik. Pag naiipon niya sa isang taon, malaki-laki rin. Ang pagkakaiba lang pag sa company. Na napunta tayo sa company sa owner operator. Ayun nga. Tayo ko din maganda rin naman, kaya, pero pagkakaiba lang 'ale. Oh, yung sige, sige. Yung mood ng sahod. Oo, yung saka sa tax. Kasi pag company ka, on the spot kukunin yung tax mo. Oo. Oh, di ba? Pag monthly. Monthly. Kada sahod mo, kada paycheck mo, kukunin yung tax. Obligado. Withheld yan ng kumpanya, kinukuha na agad. Pag owner operator ka, nasa'yo lahat ng pera. Nasa'yo lahat ng pera. Kukunin lang nila, nakukunin lang ng government yung tax kung may natira. May natira, oo. Oh. Di ba? Kasi less muna yung expenses. Less expenses muna. Ilang ang advantage. Oo. Oh. Lahat pwede mong i-consider na ano. Hindi naman lahat. Oo. Hindi naman lahat ng ano. Eh syempre pati toothpick ba naman. Pati toothpick. Pero kung pwede, di ba? Pero so basically guys, ang disadvantage at advantage ng owner operator sa company driver, so let's say lahat kasi ng expenses, yeah, ang sinasabi ni kaibigan nating si Benjo kasi mayroon din siyang sariling truck, owner operator din. So lahat ng mga GST may yung nabibili ibinabalik. So kung company ka, wala kang kung ano man ang mabili mo, hindi binabalik, walang balik yun. Yeah, 1,000 may 5% na GST, so may 50 na GST. Mga iba mga camera. 50 may babalik sa iyo yun. Pera mo na yun. Yun ang ibig niyang sabihin, guys. At saka siyempre sa sahuran, hindi rin nagkakalayo kumbaga sa ano. Kaya nga sabi niya, kapag gusto niyo mas komportable kayo sa pagiging company driver na lang muna, o pagiging company driver, di mag company driver na lang kayo, wala pa kayong sakit sa ulo. Kung kumikita naman eh. Oo. Ba't kayo mag-owner operator kung kumikita naman? Pag masaya kayo sa pagiging company driver nyo, di go on. Kasi ang company driver, kapag ka medyo ayaw mong bumiyahe, pwede. Pwede naman tayo. Pwede rin yan. Kailangan humapit ka next na. Ano? Magmamakawa pa nga sa'yo yung dispatch, ano, kailang ka bumiyahe. Ay, buti nga sa inyo. Kaya Pasko, tinatamad ako. Pwede naman. Pero basically, pwede yung mga gano'n. Walang pilitan sa amin yung gusto mong bumiyahe. Walang pilitan sa kanila, pero kadalasan sa karami, may mga ibang company dyan na talagang kapag owner operator ka, hindi ka pwedeng magpapitiks-pitiks kasi binabayaran. Yeah, may ibang company na. Mga ibang company. Hindi ko linalahat ha. Maswerte talaga kapag ka makapunta ka sa company na maganda. Maluwag. Maluwag, oo. Ayan, kapag wala kang company driver lang, company driver ang gusto mo, di para sa'yo, okay yan. Pag owner operator, gusto mong sumabak katulad namin, pwede rin. Pero isa pang advantage din ng pagiging owner operator guys, kasi may longevity ang truck pag nabayaran din naman. Yeah. Yun ang isang point doon. May tropa tayo, 1.7 million na yung truck. Bayad na niya? Bayad na niya. Oh. Sa kanya, tumatakbo pa. Tumatakbo US. Pa. See? Yun ang, California, Pennsylvania. 1.7 million kilometers. Oh. Tumatakbo pa. Yun ang isang point nun guys, pag nabayaran mo na rin yung truck mo, six magamit. Years.
magamit mo pa yung truck mo kahit mga another 2 years pagbayad na. So nagmamonthly ka ngayon, no? Ngayon bayad mo na yung truck mo, di wala ka na binabayaran. So yung kinikita mong dati mong ibinabayad, ibubulsa mo na yun. Bulsa na yun. Oo. So kung parehas lang tayo ng kita sa company driver at saka owner operator ngayon within 5 years hanggat or within hanggang hindi nababayad ang truck, oo, totoo yun. Pero pag nabayaran mo na ang truck, meron ko ng truck. Yeah. Oh, yun, doon ka naman ngayon kikita. Laki nun. Oh. Yung payment mo na yun, 3,000. Laking bagay. Oh, see? 3,000 talaga. Isang pahabulin ng company driver yan. Hindi na yun kaya mabulin. Pero, once again, sinasabi ko, hindi namin inaano, pero just to comparison lang. Para malaman din nila. Kung gusto yun ng challenge, step up sa buhay. Oh. Challenge sa Canada. Oh, yun. Mag-owner operator kayo para... magkaroon ng challenge ba? Oo. Oh. Ah, yung tama, tama yung sinasabi ni... Subukan nyo lang. May kaibigan Benji. Pag-ibigan ng 3 taon, sulin nyo na yung truck. Sirahin nyo na yung credit nyo. Hindi, kapag ano kasi pre, ano eh. Kapag may equity ka na rin naman sa truck, may babalik kahit paano naman eh. O ayaw mo na mag-onoperate, parang napagod ka na. Wala naman, at least trinay mo, di ba? Oo, at least trinay mo. Ang masama, at least trinay mo, sinubukan mo kung mag-workout ba sa'yo, o hindi, mag-enjoy ka, o hindi. Kasi we're just basically doing the same thing. Oh. Biyahe, US-Canada, winter, summer. Oo. Oh. Magluload, mag-a-load. Ganun din ang gagawin eh. Bakit hindi mo lagyan ng konting spice, di ba? Oo. Lagyan mo ng konting anghang. Anghang yung... Kasi company driver, tapos owner operator, parehas lang din naman ang gawa. Yeah. Oh, di ba? Ano bang pinagkaya ba ng truck driver na company at saka owner operator? Halos parehas lang. Driver ka. Sawa na ako. Sige, magre-refer naman ako. Oo. At least maraming challenge kasi maraming avenue ang tracking dito sa Canada. Pwede kang mag ganyan, yung container, sikan. Yan yung ganyan, katulad niya nandiyan. Gusto mo mag-reefer. Gusto mo mag-reefer, yung katulad sa akin. No? So, Stipdeck. Stipdeck, katulad niya yung ano, kaibigan. Yan ang mga bagay na yan guys, ang mga ibig sabihin niya, avenue ng tracking dito sa Canada. Dami ko na rin, iba-ibang ano na rin, lahat. Prefer, ganun. Nag-ano mo rin, masubukan mo rin. Nagsasawa ako sa ano eh. Yung paulit-ulit lang na ginagawa. Totoo yun. So, 2 taon ako company driver, nakakaumay ito ha. Tayo, lagyan natin ng konting ano, kuha tayo ng truck, subukan lang natin. Oo, totoo yun. Pero kailangan ng research yan, hindi yung basta naisipan mo lang. Oo. Patitingnan mo rin, kukwentahin mo kung magkano kikitain mo. Tanong ka, gather information. Ano ko nun, ba't ka mag-chachaga sa $1? Ba't ka mag-chachaga sa 30 cents kung kaya mo namang kuhanin yung dollar? Ikaw nang bahalang mag-compute kung saan may di-distribute yun. Kasi 30 cents, di ba? Tatakbuhan ng per mile. Mag-owner operator ka, bigyan ka nila naman dollar. Hindi, mas malaki na kagad. 70 cents. Ako nang bahala sa 70 cents. Ako nang pwede ng fuel. Lang, ano. Parang ganun lang. May ano ba yan? May feasibility study na tinatawag. Gusto ko dito sa kaibigan nating Benyo nanti kapag kakausap ko to talagang napakalawak ang isipan nito eh. Pag ako kausap na siya ang nagsalita, nakanganga na lang ako eh. Nakikinggan ko na lang. Oh no, guys, magaling to, magaling sa kaibigan. Magtsatsaga. Ako pang ilang company ko to, pang 7 na yata. No, kasi but yeah. Pag hindi nag-workout yung isa, Ba't magtsatsaga sa $2 per mile. Lipat ka, may $3 na nakabang eh. Lipat, pag hindi mo bra, lipat ulit. Ganun lang yun, totoo yun guys, mga ano, dito sa Canada naman eh. Lala, may license ka. Subok lang Ganun lang yun. Tsagaan din. Tsaga, tama yun, sipag at tsaga lang din ang punan dito. Sa pasensya talaga. Sa patient. Pag wala kang pasensya, lalo na sa dispatch masasakit ang ulo mo. Doon na nag-umpisa yung stress eh, sa dispatch, sa management. Yung ano ba, isa pa ka mo yung ano? Malay over ka, wala kang load. Sakit na sa ulo. Pero kung maaba, pasensya mo, ops, taga lang. Siyempre, hindi lang naman ako ng driver. Pasensya, tulog mo na lang. Tulog mo na lang. Buhat ka na lang, gamble, diba? Mag-exercise ka na lang niya. Tulog, pagkatapos, gluto ka, stick. Mamaya, magulat ka na lang. Diyan na yung load mo, pumasok na. Di biyahe na. Everybody happy, diba? Wala sakit sa ulo. Totoo yun, guys. Kaya pag inisip mo na inisip, sasakit ulo mo, mabubuisit ka sa management, sa dispatch. Masakit sa ulo yun. Stress ang aabuti mo yun. Binder than that, sabi niya. Oo. Kaya dinaanan natin yun. Kaya experience din. Tsagaan lang. Lalo na sa mga foreign workers. Sa mga Filipino foreign workers kaya na naka-work permit, tsagaan lang kayo.
Ah. Yan guys ha. Tiyaga lang kayo. Tiyaga lang. Ang impo hangga't hindi niyo nakukuha yung permanent residence niyo. Papel. Papel. Oh. Tiyaga lang kayo. Pagka nakuha niyo na ayun, pwede na rin kayong saka na kayo magyabang pag may papel na kayo. At higit sa lahat ka, pwede na silang magmalaki. Okay, pinagdaanan ko na lang mga kung ano nang pinagdaanan ko to. Eh, siyempre mamalaki ka na. Magdaanan kayo kagaya ng taga-Pierre. Napanood mo yung taga-Pierre? Ako po. Mayroon pa nagme-mention sa akin doon, nabibigyan. Ako po, hindi na. Hindi na. Mabas pa ako dyan eh. Hindi na, sabi ko. Diba ako magyabang pag may papel ha? Tasno. Tasno. Okay lang, tiyaga lang. Ayan, ano pa may dadagdag mo, buddy? Wala na. Hanggang doon lang, so... Sayang na yung diesel ko, kanina pa naka-under yung truck ko. Ay, magpapaalam na kami guys, ha? Maraming salamat ulit na sa inyong walang sawang panonood, pag-support sa video vlog nila ka. Ingat naka-live lang pala yun? Hindi, hindi siya naka-live, kundi i-upload pa to, pagkaano. Bye-bye guys! Thank you sa, ano, sa'yo. Ingat kayo dyan. Happy trip. Drive nice safe. To meet you again, buddy. Okay. Bye-bye guys! Thank you! Finally, nakita rin. Oo. Lakai Pinoy Tracker.